Magandang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayan OFW, kumusta? Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan mga kapapi, mga kabisnes sa panig ng mundo. Ako po si Taong Gana, panibagong reaction video man tayo. Pero kung bago ka lang sa aking tahanan, ilingin ko sana ang pakipindot ng subscribe button at bell button para sa isang Taong Gana. At isama natin kabisnes official, kabisnes family and papa dance para po updated kayo sa ating mga reaction video. Bueno, hilingin ko sana na sama-sama natin bigyan ng opinion mga idol at reaction itong sitwasyon na nangyari kina Lito at Vera. Ang latest video ngayon na ginawa ni na naririnig natin po yung nagbibidyo si Entoy ay tila may hindi pagkakaunawaan si Lito at Vera, and then umalis si Lito. Hinabol pa ni Entoy pero tuluyan siyang umalis. Isa sa rason, sabi nga, may babae si Lito. Alam niyo po, kung ating titingnan, dati pa man sa mga sitwasyong ganyan, nasasabi ko na tila laging ginagamit ni Lito na dahilan itong pag-alis, paghihiwalay kapag nag-aaway sila. Sa nakikita ko, parang ang bangsa ko ay nagsiself-pity si Lito. Yung bang tingin niya sa sarili ay kaawa-awa. Yun ang tingin niya sa sarili. At dahil dyan, ginagamit niya yan. Kung may mga problema sila, ginagamit niya yan. Aalis na lang ako kasi ganito, ganun. Nagpapaawa ipik, kumbaga. At dahil dito, nararamdaman o nakakasakit din siya lalo ng damdamin ni Ate Vera dahil mahal siya ni Ate Vera. Kung mapapakinggan itong reaction video natin ni Lito, alam mo, Lito, dapat hindi ganun. Dahil una, ikinasal na kayo. Doon pa lang, sa pagpapakasal ninyo, masasabi kong napakaswerte mo dahil bukod tanging si Ate Vera ang tumanggap sa iyo ng buong buo na hindi niya tiningnan anumang kahinaan mayroon ka. Tunay ang pag-ibig ni Ate Vera. Sa panahon ngayon, maaaring masabi ko, baka siyempre kumikita si Lito ng pera, no? Na out of control siya sa kanyang sarili. Dahil ito nga pong, di ba may vlog sila ka-business at saka mga kagwang, tinanong si Vera, sundan mo ba si Lito? Tapos sabi, may babae ba talaga? Di ba sabi nila, may ka-video call daw. So para sa akin dito, dapat pa ba kailangan natin gawin ang bagay na yan? Paano ka nakakasiguro na talagang mamahalin ka na iba ng taong yun? O dili kaya, baka naman may iba lang siyang hinahanap sa iyo o nagugustuhan sa iyo. Sa ganitong pagkakataon, mga idol, minsan, ano, ang isang relasyon ay sinusubok. Mga gawaan ng diablo yan. At kung mahina ang iyong pundasyon at pamantayan, ganito ang mangyayari. Siguro para sa akin dito, mag-isip ka. Mag-isip ka. Dahil wala na sino mang babae na magmamahal sa iyo ng tulad ng pagmamahal ni Ate Vera. Sa kabilang dako, itong sitwasyon na ginawa ni Lito sa pag-alis niya, hindi siya nakakuha ng simpatya. Mas lalong lumayo sa kanya ang tao. Kasi kung babasahin natin ang comment section, laging in-advise, Vera, hayaan mo si Lito. Diyan ka na lang at mabubuhay ka sa kabusiness. Walang punto na nakuhang naawa ang tao sa kanya. Bakit? Nanawa na kasi ang tao sa kanya dahil paulit-ulit na lang. Pangalawa, dapat sa sitwasyong ganito Lito, kinukonsidera mo rin yung mga taong nakapaligid sa iyo. Nasa ka-business house ka. Sa ganitong sitwasyon na mayroon kayong problema at hindi na kayang masolusyonan ninyong dalawa, wala kayong ibang tatakbuhan kundi si Mr. Ka-business at Mrs. Ka-business bilang kasampi sa pamilyang inyong kinakaniban. Nasa loob kayo ng isang pamilya. Sila ang nakakaalam. Why? Kasi
Lagi tayong nagsasabi, ang sakit ng kalinggingan, ramdam ng buong katawan. Nagka-problema itong mga previous patungkol kay Tony, kay Buknoy, ay kay Borno. Ito na naman, sumunod kayo. Wala na ba tayong ibang maibibigay sa kabisnes? Kay Mr. Kabisnes, kay Mrs. Kabisnes, kundi purong mga kapighatian? Minsan bilang tayo, kasapi, dapat kailangan din natin mag-isip ng kontribusyon na makakapagpasaya sa kanila. Yung hindi problema ang ibinibigay nila. Dahil ang hinahanap nila, problema ng ibang tao. And then, ito na naman, sa loob pa rin ng pamilya, hindi natatapos-tapos ang problema dahil lang sa hindi pagkakaunawaan ng dalawang ito. Para sa akin, hindi solusyon ang paglayo dahil mag-asawa kayo. Pero dito, kung talagang ayaw na ayaw mo na kay Vera, yun ang talagang wala tayong magagawa doon. Lumayo ka, huwag ka nang pumalik. Ganun lang kasimple yun, huwag ka nang pumalik para hindi mo na guluhin ang kaisipan at kamalayan ni Vera. Humayo ka kung saan mo gusto. Sige, go. Huwag lang dumating sa punto na pagsisisihan mo tapos iiyak-iyak at hihingi ka ng tawad. Kasi ang labas nun, paulit-ulit na lang, ang labas nun, ginagamit mo ang iyong kahinaan upang makakuha ng simpatiya sa ibang tao. Yun ang hindi maganda. Ako sa tingin ko, nawawalan lang ng focus si Lito dahil sa mga bagay-bagay na nakapaloob sa paligid. Nagawa ng, masabi natin, gawa ng Diablo, sinusubok sila. Hindi niya nalalampasan. Kasi nawawalan ng focus si Lito sa kanyang kagalingan at kakayahan. Kahit ganun si Lito, para sa akin, mayroon siyang angking galing at kakayahan . Bakit? Kasi kahit siya ganun, kaya niyang itaguyod ang kanyang sarili. Nakakakain siya na hindi na sinusubuan. Di ho ba? Yung mga simpleng bagay na kayang gawin niya o kayang gawin ng ordinaryong tao na nagagawa niya sa kabila ng lahat na mayroon pang pagkukulang ang kanyang pangangatawan. Yan ang kalakasan na dapat niyang pagpukusan at pagtuunan ng pansin. Bilang padre di pamilya, hindi na siya dapat mag-self-pity. Ipakita niya ang kanyang kagalingan bilang siya. Lalo't lalo na nasa kabisnes na sila at nakikita sila ng mga followers sapagkat kasama sila sa mga vlog ni kabisnes. Dito, hindi lang natin isinaalang-alang ang sitwasyon na mag-aaway kayo. Dapat kinonsidera din ang sitwasyon o dapat ikonsidera din ang sitwasyon na may mga taong nagmamahal sa inyo na nasasaktan din dahil lang sa simpleng ganitong desisyon, away, tapos sasabihin hiwalay. Buti kung hiwalay, tuluyan na yun. Ano na nun? Ako sa radical na pagbibigay reaksyon, parang walang problema. Buti kung hiwalay, di hiwalay, tuloy-tuloy, nawala ng balikan, di ba? Pero hindi yun. Ano pa ang silbi ng pagmamahal ng pag-asawa ninyo ni Vera? Kung ganun man lang ang desisyon natin. Huwag tayong maging mapuso. Kaya nag-isip-isip ako . Ano pa kaya kung buo talaga si Lito? Anong klaseng pag-iisip mayroon siya sa ganito? Sa kabilangan ng lahat na maraming kulang sa kanya, ang taas pa ng kanyang pananaw at ang taas pa ng kanyang kaisipan. Tama yung sinabi ng mga kagawang pride. Ma-pride lang si Lito. Sorry Lito ha, hindi kita binibigyan ng reaksyon sa ganitong sitwasyon. Gusto ko lang ipamulat sa iyo yung mga negatibong nangyayari kasi hindi siya maganda. Pero hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Pwede kang bumalik. Upuan ninyo ni Ate Vera, pag-usapan ninyo mga bagay. At kapag nangyari yan, na napagkasunduan ninyo, panindigan mo. Ang pinaka-importante lang naman sa mag-asawa, alam mo, alam ng lahat, alam nyo mga idol, ang pinaka-bottom line naman sa pag-asawa, dapat, kung ano yung pinag-awayan nyo ngayon at naresolba na, huwag nyo nang balik-balikan pa. Kasi yun ang nakakapagdulot ng away . Nag-away kayo ngayon, binalikan nyo yung nakaraan ninyong away, inuungkat, ayan, lumalalim. Dapat kung ano yung argumento
na pinag-aawayan ngayon, eh doon lang. Kaya lang, eh itong nangyaring yung kay Lito at Vera, mas malalim at hindi ka makapaniwala. Magugulat ka talaga. Why? Kasi malakas ang loob ni Lito makipaghiwalay. Dahil sabi, may kabidyo call siyang babae. O di ba? Mawala ka man sa kabismis, mawala ka sa harap ni Vera, Lito, si Vera buhay. At matugulat niya, maraming magmamahal at magsisimpatya lalo kay Vera. Bakit? Dahil nakita ng iba yung kadalisayan ng kanyang puso at walang katumbas na pagmamahal na ibinigay sa iyo, nakikita yan ng viewers at yan ang hindi mo nakikita. At yan ang pwede mong pagsisihan sa hinaharap. Sana kung halimbawa, iyon talagang pag-alis mo ay maging magtagumpay. Ito, Lito, sinasabi at pinapayo ko. Bilang kapatid, dahil wala naman akong pagkakataon na payuhan ka, kundi dito na lang sa social media, dito lang sa platform ko. Hindi para i-discredit ka, kundi upang ibigay sa iyo sa damdamin mo ang pinakapunto na dapat mong unawain. Mahalin mo ang taong nagmamahal sa iyo ng totoo. Dahil siya lang ang taong makakaunawa sa sitwasyon mo. At siya lang ang taong dadamay sa panahon ng kahirapan mo. At yan lang si Ate Vera dahil siya ang asawa mo. Mga idol, pa-comment nga po kung ano po ang inyong opinion dito. Sana po, Lito, hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon ka pa. Harapin mo ang sitwasyon. Hindi masama ang humingi ng pagpapasensya sa asawa mo, sa ka-business, at sa buong ka-business family dahil sa aksyon nito. Hindi yung karuwagan at hindi yung kawalan. At sa panahon na makahingi ka ng pasensya dito, nawa, huwag mo nang balikan at huwag mo nang ulitin. Dahil minsan, nakakapanawa din. Wala akong ibang hangad dito, dalangin kundi manumbalik ulit ang inyong sigla bilang mag-asawa. Dahil naniniwala ko na kahit ganun ang iyong kahinaan, kahit ganun ang iyong pangangatawan, kahit may kulang sa iyong pangangatawan, mayroon kang mga kagalingan at kalakasan na taglay na nahihigitan mo pa nga ang isang taong kompleto ang pangangatawan. Yan ang dapat tuklasin mo dito. At pinaka higit sa lahat, mapalad kayo, mapalad ka. Dahil mayroon kang kabisnes na nasandalan na uunawa sa inyo at mamahalin kayo. Hanggang sa pinakadulo, kahit hindi mo man sila tunay nakatugo. Dahil iba ang pagmamahal ng kabisnes. May pusong totoo. Ako po muli si Taong Dala, mga idol. Dalangin po natin sana naman, ay mabigyan ng pagkakataon na makapag-usap sila at manumbalik uli si Lito at Vera. Pero kung hindi man, payo ko kay Ate Vera, move on, maging matatag ka lang, at habang nandyan ka sa ka-business, siguradong mabubuhay ka, magiging masaya ka. Sabi pa nga, kung hindi man talaga ukol, hindi bubukol. Okay mga idol, hanggang dito lang po muna. Taong Gala po. At syempre, i-follow natin ka Business Official, ka Business Family, and Papa din. Sama natin yung tatlong kagwang. By Kagwang By Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Entoy. At syempre, ang ating pong mga reactors, Analisa Reality Vlog, Kalingap Torak, Almenda Mix Vlog, Katangay, and Mamplers Channel. Hanggang sa muli pong reaction mga idol, paalam po, pansamantala. Bye-bye po muna. Sa so, mga ka-business sa makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Ka-Business Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.